Hello, isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect M. Ngayon, tutulungan ko kayo na makagawa ng tamang desisyon sa pagpili ng tamang klase ng window para sa project mo. No, napakahalaga kasi na tamang klase ng window ang magamit mo based sa kung ano ang kailangan mo at ang priority mo. So, paano? Check this out! Isa namang magandang araw para mag-upload ng tamba sa YouTube or sa Facebook page. First of all, no? Kailangan na tama ang magiging klase ng window na gagamitin natin para sa project natin, lalo na sa mga bahay. Kasi mayroong mahalagang bagay na naiko-contribute ang window sa design ng bahay. Mauna, aesthetic. No? Ganda. Pangalawa, yung natural ventilation, yung hangin. No? Natural na pagdaloy ng hangin sa palabas at papasok ng bahay mo. And then, yung natural light, yung liwanag galing sa labas, and security rin, no? Siyempre, di man pwedeng may bukas na butas, no, sa wall mo. So yun yung mga considerations na dapat mong pag-isipan kung pipili ka ng tamang klase ng bintana para sa bahay mo. Ngayon, pag-usapan natin ano-anong klase ng mga bintana ang pwedeng gamitin. Andito ngayon yung mga sample ng bintana na ito ay galing doon sa kaibigan natin na installer ng windows, no, yung Gwenden Glass and Aluminum Fabrication. No, matagal ko nang kasama sila sa mga trabaho at sila gumagawa ng mga windows para sa akin. So, isa-isahin natin itong mga klase ng windows na to at kung alin dito yung pasok diyan sa dinidesign mo o diyan sa pinapagawa mong bahay. Ito ang isa sa mga pinaka-common, no? Ang tawag dito, casement. Casement, ang bukas niya, patulak. Patulak. Ganyan. So, mayroong casement na kagaya nito. Itong unang type, ano lang siya, no? Clear. No? Wala siyang frames na nandun sa salamin. Ito naman yung French na casement, no? Kaya tinawag siyang French casement. Meron siyang vertical tsaka horizontal na yan. Meron siyang frame yan. Pero kapag ito ay pinatayo mo, so ito, ah, ito ay casement pagka ganyan, no? Pero kapag naging ganito naman siya, kapag ganyan na siya, ang tawag niya dyan ay awning yan. So ito ang advantage ng casement. Ang casement at saka yung awning, parehong pwede mong ma-enjoy ang natural ventilation up to mga 90%. No? Effective siya. So, yung butas na kinreate mo, halos 90% papasok. No? Pero ang karagdagang advantage ng isang awning, kapag ganito siya, no? Ayan. Imagine umuulan. Meron na siyang protection. Para siyang naging canopy. Para yung ulan hindi pumasok sa bahay mo. Kahit umuulan, pwede kang magbukas ng window. No? Dahil nga sa nakikreate na canopy o protection mula sa angge, mula sa ulan, dito sa nakikreate na canopy na ito. No? Na siya ring glass panel. No? Isa pa, itong casement, marami rin siyang gamit. No? Pwede rin siya, kung malaki siya, pwede rin siyang maging fire escape. Yan, kung wala naman siyang grill, pwede mo siyang gawing fire escape. Para rin siya kasing door. No? So imagine, pwedeng, kung ito ay malaki, pwede kang makalabas. Kung lalagyan mo naman ng grill, okay din. Kung lalagyan mo rin ng screen, okay din. No? So yan ang klase ng window na ito. No? So, ito ay casement na pwedeng French, pwede rin namang simple lang.
So yun yung good points ng casement. At punta naman tayo sa masasabi nating disadvantage. Ang isa, yung space na magagamit niya. Kasi kapag ka ito, binuksan mo, yan. Merong kang space na nakaprotrude. So kung limited lang yung space mo na setback, let's say, ang setback mo mga 2 meters lang, mababawasan ka pa, no, ng space dahil kapag ka nabuksan mo itong panel na to, kung ano man yung sukat nito, mababawas to doon sa width, no, sa lapad ng setback mo. Although, may enjoy mo naman yung mas malaking effective na size ng opening para sa natural ventilation mo tsaka sa natural light. Yan. So, yan yung... Actually, yun lang yung nakikita ko na disadvantage sa casement window. Although yung iba, hindi sila masyadong nagagandahan. Kapag ka tignan mo sa facade, nakabukas yung mga casement. Hindi sila masyadong nalilinisan sa itsura. Pero it's a matter of preference na rin, no? Kung ano yung priority mo. Kung ang gusto mo ba ay malaking opening, okay ito. No? At yung efficiency niya, kung gagamitin mo siya as another means to exit, no? Pwede siyang maging fire escape. Eh. Pag binuksan mo, kung paano ginagamit ang door, ganun din siya. Yung swing door, ganun din siya. Punta naman tayo sa second na type, no? Na common na ginagamit. Ito, mas marami akong nakikita na gusto ito. Ang tawag dito ay sliding window. Sliding, simply because nag-i-slide yung panels niya. Ito, screen to. No? So, ito yung glass panel. Nag-i-slide siya. No? Ang advantage nito, mas malinis siya tignan kasi wala siyang part na nagpo-protrude palabas or paloob ng space mo, no? So plain yung surface, no? Yung ano lang, no, yung motion niya para buksan ay sa pamagitan ng pag-slide pa side, no. So sidewards nakatago siya, no? Ang effective opening mo kapag ka ang ginamit mong klase ng window ay ito, sliding window, 50% or less. 50% or less ng size ng opening na meron ka. Disadvantage, kapag umuulan at umaangge, maaring hindi ito effective. Unless meron kang malapad na overhang or eaves or meron kang malapad na canopy to protect your wall from angge, no? O yung tilamsik ng plan. Pero most of the time, hindi sapat yung mga protection na yon para maiwan mo pa rin bukas itong sliding window kapag umuulan. No? Pero ganun pa man, no? Mas marami nga ang may gusto nito dahil mas malinis siya tignan, no? Compared doon sa casement window. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang type ng commonly used na window dito sa atin. Ito yung louver or jalousie window. Bakit tinawag na louver? Kasi nga, yung horizontal blades niya, na-open siya ng 180 degrees na nagpo-form siya ng parang louver na profile kung saan yung air ay pwedeng pumasok sa bahay mo ng almost 100%. Depende sa pagkaka-open mo sa kanya. So, ito ay isang matanda ng ano, no, klase ng window, no? Makakita tayo nito sa mga old houses ng Pilipino na minsan gawa pa sa kahoy, di ba? Pero this time, simula nung naging available ang glass dito sa Pilipinas, noong ano, naging commonly available na siya since noong 50s up to present, no, iba-ibang klase ng glass. Nagagamit na natin ang glass kahit sa mga residential houses. Naging sikat ito ng mid-century modern architecture kahit dito sa atin. Ano ang mga advantages ng ganitong klaseng bintana? Obviously, magagamit mo yung 99%, almost 100% ng opening ng wall mo. Papasok at lalabas ang hangin. Yun yung isa. Number 2,
kahit umuulan, kagaya ng awning, pwede mo siyang magamit, no? Kasi nagke-create siya ng maliliit na parang, yun nga, louver or parang shutter, no? Na kahit mag-leave ka lang ng tiny opening, no? Papasok pa rin yung hangin, no? Habang umuulan. So, depende yon sa lakas ng hangin at sa tindi ng buhos ng ulan, no? Pero most of the time, pwede mo pa rin siyang gamitin kahit na umuulan. Ngayon, ang isang disadvantage nito, gaya nga nung kinakatakot ng marami, ay madaling masikwat yung blades, no? Pero doon yon sa mga dating mga model. Kasi nga ngayon, ang ginagamit na hindi na aluminum yung mga holder ng blades, kundi plastic. At isa pa, pwede mo siyang lagyan ng grills kung gusto mo ng added protection. At isa pa na disadvantage nito ay minsan, no, nagiging challenge yung design kapag gusto mo siyang lagyan ng screen. Kasi kailangan maglagay ka ng something na ma-open para mabuksan mo yung, maabot mo yung lever at mabuksan at maisara mo yung jalousy. Pero syempre, yan ay depende sa diskarte ng designer. At yun nga, isa pa, yung bukod doon sa madali daw siyang masikwat, ang isa pang sinasabi nila na disadvantage ito, hindi sila masyadong nagagandahan sa itsura. Para daw, yung mostly na encounter ko ay cheap daw, tignan. Pero sa akin, hindi. No? It's a matter of preference, no? Beauty is in the eye of the beholder. Ako, nagagandahan ako. Ikaw, depende sa'yo. Isa pa sa na-encounter ko na reklamo nila dito sa jealousy, mahirap daw linisin, no? Kasi nga naman, maraming blades. Pero kung gagawin mo, isasara mo muna dito, tapos pupunasan mo siya ng something na tuyo, na cloth, or yung iba nga, yung nilukot-lukot na dyaryo, pwede mo siyang punasan muna dito sa loob, tapos punasan mo sa labas. Depende na sa style mo sa paglilinis. Pero, yun nga, may paraan naman. At, yung isa naman na sinasabi nilang disadvantage nito, kapag sinara mo daw kasi, meron pa siyang mga tiny na opening na kung saan lalabas daw yung aircon kung naka-aircon ka. Tsaka hindi raw siya soundproof. Pero, depende yun sa gagawa. Kasi meron talagang mga gumagawa kagaya ni Gwenden na pulido siya, no? At talagang medyo papel lang yung kakasya doon sa ano niya, no? Doon sa opening. Kukuha tayo ng resibo. So yung nakakapasok lang yung ano, papel, no? Pero halos wala siyang ano, no? Halos wala siyang makikita ka na opening diyan, no? Kaya sa ganung kaliit na opening, masasabi natin na 99% sealed na itong hawak ko ngayon na jealousy. Hindi magiging problema yung aircon. Soundproofing, no? Hindi rin masyado, no? Kasi lahat naman ng bintana, kung hindi siya double pane yung glass, eh hindi siya soundproof kahit na anong klase pa ng window yan. Pag-usapan naman natin yung material. Ito, itong lahat ng ito ay aluminum. Merong iba't ibang klase. Itong una, yung common, yung kulay brown na nakikita natin, analog, no? Meron din namang powder coated. Anong kaibahan nun? Yung analog, eh ano yun, no? Kinukulayan pa na material na aluminum. Yung namang powder coated ay mas magandang klase ng coating yon, no? Ng pintura na talagang niluluto siya sa malaking-malaking oven para kapit na kapit yung kulay. Ito, oh, ito pala ay ano, no? Ito ay powder coated, no? Itong part ng frame powder coated. Tapos itong part naman ng mga mechanism niya, pinaghalo to, eh, analog tsaka powder coated. So merong available ito sa ganitong kulay, brown, dark brown, meron ding white. At itong isa naman na to, simulated wood. Mukha siyang kahoy, no? So pagka tinignan mo siya sa malapitan, meron siyang grains ng kahoy. Pakita ko sa inyo. Ito, no? Kung titignan mo, parang kahoy, di ba? No? Meron siyang grain, meron siyang itsura, color ng kahoy.
Pero ang totoo, ito ay aluminum. Yeah. So yun yung difference niya from the rest, no? Ito, ang dalawang ito, plain siya, no? Plain na colored aluminum. Pero siya, meron siyang simulated wood na effect. Na pagtignan mo sa malayo, akala mo talaga ay kahoy siya. Obviously, mas mahal itong ganitong klase compared dito sa mga plain na aluminum. Kung ang pag-uusapan naman natin ay yung material ng frame, bukod sa aluminum, meron din tayong UPVC o composite or plastic. Gaya itong sample na binigay sa akin ng Jordan Brothers, no? Itong ganitong klase ng plastic, iba-ibang klase siya. Meron siyang plain, kagaya nito, plain white. Meron makapal din yung kanyang profile. Meron din naman na merong wood grain. Makikita mo, meron talaga siyang haspe at the same time, meron siyang texture na parang kahoy. Of course, mas matibay ito, mas malaki yung chance na maging soundproof yung window at watertight, kasi maraming potential itong ganitong material, no? Dahil meron siyang kasamang rubber, no? Minsan yung kanyang mga pang seal, no? Marami siyang parts na kasama, no? Hindi ka mukha sa aluminum na mostly manually fabricated lahat ng parts niya. Ito kasi, ito na. Yan na siya, no? May mga groove kung saan isusuot yung mga iba pang fittings. So sa ganito, mas mahal siya, pero masasabi natin na mas magiging efficient yung bintana mo. So ang pag-uusapan ay pagiging watertight at soundproof. Mas mahal lang talaga siya. Next na important na element din sa pag-design at pagpapafabricate ng mga window ay yung screen. So meron tayo ngayong common na ginagamit na screen, itong aluminum screen. So dito sa ganitong klase ng screen, hindi napapasok ang lamok dyan. So depende dun sa ano, no, sa sieve or dun sa liit ng kanyang mga butas. Pero ang material na ginamit dito, aluminum. Yan, aluminum yan. Kung gusto mo ng mas premium, dito ka. Ito kasi stainless, no? Hard mesh, no? Talagang, ito kasi, itong ordinary, pag tinusok mo ito, butas yan. Pero ito, hindi. Yan. Dahil nga, stainless steel siya, mas makapal siya. At, meron siyang coating na hindi siya kakalawangin. Siyempre, mas premium nga, mas mahal ito compared dito sa ordinary na ginagamit nating screen. And next, titignan mo rin yung mga fittings niya, no? Yung mga hardware. Ito, plastic, common na ginagamit yung aluminum din at steel, no? Pero ito, yung ginagamit sa akin ni Gwen din ay plastic and steel. And stainless pa, no? Yung ibang parts na mas premium. At iba pang mga factors, no, na i-consider mo, yung syempre yung tibay ng material, no? So to state the obvious, syempre mas matibay yung aluminum, no, all weather yan, no? Compared sa plastic. Yung plastic, hindi natin masabi kung gaano katagal siya bago mag-tarnish, no? Whereas ang aluminum, talagang proven na yan to last more than several decades. Proven na natin kasi yan, no? Yung plastic, ngayon-ngayon lang yan, eh. Pero maganda siya. Maganda siya talaga na tignan. And mukha nga siyang mas efficient, no? Dahil yung plastic, hindi yan kinakalawang, hindi inaanay, and all, no? Hindi nga natin napag-usapan pa yung tungkol sa wood, no? Meron din kasing mga wooden window panels. So syempre, kung okay sa'yo yung material na wood, okay lang sa'yo na mag-invest sa pest control, kasi talagang ang ganda naman talaga ng kahoy. At kasabay nun, yung kahoy ay nabubulok din. Nasa yun, matter of preference nga. So itong mga diniscuss natin, sana makatulong sa inyo, no, sa pag-iisip nyo kung anong klase ng window ang ipapagamit nyo sa architect ninyo.
sa pagdi-design ng bahay ninyo. Kung ikaw naman ay designer, tulong sana ito sa iyo para makagawa ng mas efficient na design ng mga bintana, effective na mga bintana para mabigyan natin ng natural ventilation at natural light, ma-maximize natin yung potential ng design para maging energy efficient yung mga dinidesign nating bahay. At dyan na nga natin tatapusin itong window episode natin. Sana natuto kayo at marami kayong napulot na magandang points na makatulong sa inyo sa inyong project. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat hanggang sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!